the Suns Park squad. Here we go, guys. I think we can properly move on to the game now. Possession na on that part. Pero let's witness the action. Again, 1-0 na po ha. In favor of SGD Omega. Let's see here. Can upper level make a stand? Because this is, after this, if they lost, they will be eliminated na sa MPN. Yes, and you wouldn't really want that if you are on the side. Ahon Dragon nga ba? Yung mga Dragon ba ay paparteng sa second round dito sa lower bracket or U11? Will they fight for their tournament life? We will know in a few minutes. Pero right now, U11 looking really good on their lineup. Tatandaan natin, ito yung mga gustong-gusto nila. Chew on that veteran hunter. Wala masyadong hold dito yung side ng SGB Omega and they have to rely on Haze to catch Claude every single time. That is the big question na, no? Kumusta na si paring Haze back siya anong dito, no? Again, ang daming pinasikat na hero talaga ni paring Haze. And it's not the first time naman na nakita natin siya dito sa isang Kaja, no? So parang saktong balik na lamang mula sa kanya. Actually, yung gusto ko makita, mga PK-PK na eh, para kay Haze, para kakaiba talaga. Ano mo yung namimiss ko kay Haze dito, yung show? Yung show support na ginagawa, yung show tag na ginagawa niya. Usually, hindi na kasi pwede gawin yung basta-basta ngayon eh. Pero I think if may chance, feeling ko pipiliin at pipiliin nila yon. Pero look at SGD Omega dito. How proactive they are on the map. Talagang pinipilipit nila yung U-level dito. Hindi nila binibigyan ng kahit anong easy basket. But onto the top lane, meron ding movement na nangyayari. They're gonna go for the dive. Kenji dito. Falling very low. Vengeance is there. And look at this. Antagal nun. Just because of the Vengeance, Kenji dito will hold the line. Pero dito din sa may baba, meron ding sagot. U-level dito will lose a member. Nagkabatuhan dito. Ejector malapit sa may tower. Escanor will be forced to use the flicker. And cancel niya to Escanor. Getting close down dito yung kanyang path pabalik and ejector dito. Heath, will he survive? Yes, he will. Ang ganda ng pagpasa nila ng aggro dito. Yeah, pero that was really good done by Escanor, in my opinion. I don't think that was a mistake. He really did what he can for that. Kasi kapag iniwan niya rin yung toring yon, yung tulak makukompleto ng SGD Omega. So para sa akin, mission is fulfilled tol ng ano, ni Escanor dito. Indeed, no? Reflected yung pagiging hardworking niya dito. Alam mo, yun yung mga trades na gusto gawin ni Escanor. Dito mo makikita yung experienced player talaga kapag dating sa galawan. Na may mga times na hindi mo napipilitin tumakas. May mga times na lang na kadamay ka na lang. Maghanap ka ng kadamay. Pagka yung kadamay na yun nagawa mo, mission successful na. Hindi mo na kailangan maghanap pa ng iba. Namiss ko yung kadamay, tol, no? Ang tagal ng ano, no? Kadamay, I pray. Hindi sila makakadamay ngayon eh, kasi wala silang ma-occupy eh, lalo on this ECQ. Pabalan tube pa, activated ganyan yung ultimation mula dito sa aso natin. Hit pa palapit na naman. Again, ang init talaga dala ni Hit dito ay grabing pang-hustle sa mga membro kaagad ng upper level. Pinakagitna, padulas pabalik dito ginawa ngayon ni Cho. Habang may isang makulit, yun ay si Toshi. Ikot pabalik din mula sa kanyang mga teammates and that's it. Speaking of ikot, Secret ay umikot na na ako ng hilot. Esmeralda will be delivered here towards the Claude. Tapos isa pang panghabol. Dev ulit na pabagulong. Pero mukhang hindi na sila susulong. Patulak dito sa SGD Omega. Baka matunark din naman ang kanilang magagawa. Lalo pat mga membro dito ngayon ng SGD will be hugging onto the turtle. Hindi pa pala. May round 2 pang ginawa. Let's see here onto Escanor. Oy, na-retribution mga tol. Kaagad doon yung turtle. Gamol. And now let's see here onto Haze. One last tag. Biglang may pambating ginawa si Secret sa kanya after niyang makawala sa kamay ni Chopa nga. This is, sabihin na natin, this is bad for the side of SGD Omega, pero hindi siya ganun kalala. Look right now, meron shields sa, ano niya, sa repertoire niya, if I'm not mistaken, make that another kill on the side of Chu. Hindi ko masyado makita kasi dito, but still, there is ano eh, there is this thing about the carry and Claude setup, na kung sino yung mauna sa kanila, at kung sino yung makakasetup na mas maayos, yun yung mananalo. Walang nakakalamang sila dito ngayon. Ang meron lang dito na difference is si Haji, kailangan niya magtrabaho na magtrabaho talaga para makakuha ng kill. And U-level dito, they're giving up these questionable pick-offs na na-amplify yung farm dito ni Haji. Ito yung ayaw natin kapag merong carry sa kalaban na parang nakakakuha siya ng kill every single time na iikot siya sa may mapa. Habang si Chu, ang meron siya, veteran hunter. Ang gagawin niya dito, mag-retribution siya hanggang sa mangawit siya. Pagka nangawit siya, ibabihin, mas madami na siyang item. And, tola, willing naman eh, di ba?
sumabay dito yung upper level eh, sa early game, no? Yun ang maganda, walang pa-aura. Hindi sila nagpa-aura. Actually, tol eh, kung talaga makatatalo ka, kung wala na rin mawawala sa'yo, ilaban mo na. Sana ganun yung nakukuha ang attitude ngayon at nagre-reflect mo na sa upper level, ha? Nabubuhayan ng dugo ko, tol. Medyo tonong bias, pero nakakabuhay ng dugo yung ginagawa ngayon ng upper level. Alam mo, sa totoo lang, ayaw mo din talaga kasi magkaroon ng isang, ano eh, ng isang casualty agad sa ganitong tournament. Gusto mapakita ng team na yon yung magandang pwesto para sa kanila after nung game na yon, para no regrets. Pero SGD Omega dito, they will deny that. I'm 100% sure, pero SGD Omega dito won't really deny yung kill na yon. And Chu dito, pumasok mga kaibigan, and this is bad for them. Face check. Questionable play coming from Chu. That was even a delay reaction pa nga kay Haze dito, tol. No purification, no shield, no anything whatsoever. That was just a clear face check mula kay Chow dito, tol. Ah, my God. Ang hirap ng mga ganun. That is clear. Mali yun, diba? Gumaling masyado. Alam mo yung tipong sobrang na-hype ka at iniisip mo, kaya ko kuwaan ng farm tong mga to. That could have been the advantage na magde-differentiate sa U-level at SGD Omega sa larong to. Pero they just drop it once na nakuha nila. Ang hirap, tol. Mahirap yung mga ganong galawan kasi wala kang makukuha sa ganon. Para ka lang nag-type ng exclamation point reward sa stream ng MPL. Exclamation Playoffs. Point gift. Wala talaga. Wala yun. Nangyayari doon. Wala, tol. Let's see here. Onto Haze once more. That's gonna be the PNK getting caved. Ladies and gentlemen, now gonna go for this turtle. Simulan na natin. Pero again, bantayan nyo to. Kasi itong laban na 4v4 magiging 4v5 bigla. At kita mo naman sa kamay nila na wala yung turtle dito at na-secure na ni hit ditong nang dadaga sa mga member ng upper level. Let's see here as the stop. Buhay pa rin Kenji at si Toshi sa may pinakalikod. Nakakuha ng kill tol doon yung clone, and now what to do? Habol dito si AGC, hindi na mahalaga yun. That's gonna be hit, getting the kill onto the clone, and now the cleanup is to be completed with the members of SGD. Mga kaibigan, hey, ang mga Dragonite maparating ulit, and let's see here onto Secret. Hindi na mahalaga yun. That is an unofficial wipeout with a mega kill given para dito kay Toshi. Ay, para dito kay Hajizu yata. Alam mo, ito ah, SGD Omega, they are looking really strong right now. Nakukuha na lahat ng gusto nila. Si Koopa, tumatahol dun sa baba. Ganyan yung effects ng MPL ngayon. SGD Omega on the other, U-level on the other hand. They are giving a lot of farm para kay Chu dito. Pero Chu, hindi siya pinapahinga dito ng SGD Omega. One of the things na kailangan i-consider ni Chu dito is yung pwesto nila. Parang hindi always maganda yung quest dito ng U-level. Na dumarating sa point na yes, you have the farm. Pwede ka mag Blazing Duet kahit kailan mo gusto. But the thing is, ang tanong, mabubuhay ka ba after nun? Yes. Tsaka, tol, ano talaga? Never ka magpapatama kaagad. Magpapatama sa Divine Judgment ni Higgs, no? Kung ikaw yung clone. Okay lang iba matamaan sa teammates mo. Diba? Yun na lang eh. Kasi may tatama na tatamaan ng Divine Judgment eh. Accepted na yung fact na yan eh. You need to burn that Divine Judgment. Pero, di ba, it's a given. Hindi dapat sa Claude yun. Hindi dapat sa Claude yung magbe-burn nun. At saka dito, nakikita natin, hindi nga sa Claude, pero sa Jawhead, and Escanor dito will go down. Kumakatok sa pintuan, mga kaibigan. SGD Omega, ang mga dragon ay paparating. U-level dito, mapipigilan ba nila yung pag-landing dito? Kasi crash landing to, Min. Crash landing na nga. Crash landing to, Min. Shoutouts kay paring Yunbin, mga kaibigan. Shoutouts sa'yo, Yunbin. Well, sabay bantayan natin, mga kaibigan. 6-11 onto our running game. The pressure is once again in control dito ng mga dragon. SGD Omega, paano na ngayon? Dito ang upper level. The position of SGD Omega is actually set and clear to take a Lord pressure as the pressure is also established din doon sa top lane side ni Kenji. Tignan mo yung pwesto niya, tingnan mo yung pwesto ni Haze. Tingnan mo yung pwesto ni Haze dito. Sobrang ganda ng pwesto ng Kaja. If ever nandito siya at hindi ma-check to at may nagsimulang away, automatic may isang top priority target ganda na mauhuli dito. Pero buti na lang yung level. They answer with a reaction na hindi sila lalaban kasi wala talaga sila sa pwesto doon. Indeed. Well, we'll see. Ha? Ang ganda ng tatsa dito. Wala pa naman ako commit na mistake ang mga member ng upper level. Ganun lang, tol! May nagawa dyan! Ejector! Para kay Kenji. Pero di na mahalaga yun. Kasi madaling na easy. GG. Dito na makatagka SGD. Yung Lord in exchange for Kenji. That is, pero still, that's pressure on the side of SGD.
ang galawang martir, mga kaibigan, pero that is another. Oh my God. That is a takedown, mga kaibigan, for the side here of SGD Omega. And wow, yung mga takedown na to, pumapantay lang yung SGD Omega. Nawala si Kenji yung side nila. Okay lang, palitan natin si Escanor, kunin natin yung side nila. And this is the convenience, sabihin na natin, of having Akaja on your lineup. Para every single time na may taong naka-misposition dun sa other team, you can just use the Divine Judgment, get a pick off, and set up yung tempo na hindi makakalaban agad yung kalaban. Oh, well, sabay-bantay na lang natin eh. Ako, ano eh, of course, it's always likely eh. Ang sarap kampiyan talaga ng underdog dito eh. Mabawasan lang yung mali mula dito sa upper level. We want to expect the hype here. Let's see on to Secret, na-burn ka agad yung Divine Judgment, pero walang follow-up. Let's see if will there be a fight immortality for Secret kapag last insanity siya sa likod. But they're burning too much against Hit. Escanor, Tol, bakit ka umabuling ngayon? Hajus into the front line, Shuriken, Toss na sobrang dami mukha dyan. Na mga taga- lang hindi na mamahala yon kasi kita si doon na tumatrabaho lang. Walang personalan. May Lord sa may mismo para ng mga taga upper level dyan. And let's see here as Kenji will take the fight out to Chou naman. May turret damage din dyan. And I think that's it, no? Grabe yung pressure dito ng SGD Omega. Di na mahalaga. Laban sa may taas at mayroon ding laban sa may baba. Di natin lahat yan dito pa gitna. Hoy, pero nakuha dito si Koopa. Si Koopa yung hirata ka, men. Oh, pero Chu dito going in, alam niya nang wala nang uhuli sa kanyang Divine Judgment, pero nagkamali siya. Polar Moon is there. Secret, they are defending. U-level, mabubuhay pa sila to defend one more time. After neto, this is the last defense for the side of U-level. Tignan natin kung paano nila gagawin to. SGD Omega, hindi sila nagbibiro. They really want to get this certain amount of momentum papunta ng round 2. Ang hirap, tol, neto. Makakambak sa ganitong sitwasyon. All of your inhibitors are gone, ladies and gentlemen. You can come back to inhibitors, no? Maybe one inhibitor down, pero three inhibitors, rare are the chances of you, slim are the chances of you coming back from that one. Napakahirap ng sitwasyon ngayon, pero puso pati rin ng mga taga upper level dito. Pinoy na Pinoy, let's see here. Hoy, nahuli ka agad yung kulod doon sa may Gedli. Naku, friend! This is probably it. This is probably it. All the gold in the world, pinanil mo sa isang tao. Doon sa pinakaunang tutumba doon sa laban, Deb trying to fight this, pero Ahon Dragon, SGD Omega, will they be the first one to advance dito sa ating lower bracket round 2? Nagde-defend ba sila dito? Popol will get caught out. Kaja dito will go down. Legendary dito mga kaibigan si Haji. Toshi on the other hand just taking down the X-Board. And U-Level is out of the tournament. SGD Omega will advance to round number 2. Indeed, ladies and gentlemen.